At ayan mga kalodi, ito na yung ating finished product ng ating tikoy with a twist. Papalamigin lang natin siya, then pwede na natin siyang ready to serve na siya. Makikita nyo mga kalodi, nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pieces, so good for 2 to 3 person. Ayan. Yo mga kalodi, good morning sa ating lahat. Ngayon ay gagawa ko ng tikoy with a twist. Kaya ako nasabing with a twist kasi lalagyan natin palamat. Actually, ang lulutuin dapat namin is palitaw. So, dahil kulang ng ingredients, kaya gumawa kami ng bagong version at tikoy with the twist. Kasi with the twist, pa-explain ko sa inyo mga kalodi. Ito yung ingredient. Meron tayo dito ang decascated na coconut. Sa Tagalog, kinayod na nyog. Dry po siya, dry. At meron po tayo dito ang glutinous rice flour. Yan. Ito yung galapong. Galapong siya. Yan. Tapos, meron tayong tubig. At meron tayong condensed. Yan. Tapos ito mga kalodi, ito ay peanut butter. Kaso ano siya, powder. Pero kung meron naman kayo yung peanut, alam niyo naman yon, yung peanut talaga yun. Ngayon ay magsasalin tayo ng glutinous rice flour. Sa isang gantong measurement, kailangan natin ng dalawa. Yan. One. Two. Nalagyan na natin yung dalawang glutinous sa rice flour. Ngayon na lalagyan natin siya ng tubig, kailangan mag-form siya ng parang clay. Yan. Okay. Mimix lang natin siya. Kailangan lang makuha nyo yung tamang consistency. Yan, mga kalodi. So, sa pagluluto ng ganito, paggawa pala ng tikoy with the twist, kailangan nyo ng patient dito, mga kalodi. Parang pagmamahal. Parang lang yan eh. Kumbaga, pag nagmamahal kayo, kasi kung wala kayong patience sa paggawa nito, hindi nyo siya mape-perfect. Ito na yung tamang tsura ng ating rice flour, glutinous rice flour. So, i-set aside natin siya para magawa natin yung peeling. At ayan mga kalodi, ito na yung step sa paggawa ng peeling ng ating tikoy with the twist. Ayan, makikita nyo, maglalagay tayo 1 to 3 tablespoon ng peanut butter para sa ating gagawing peelings. Paalala lang mga kalodi, bago simulan yung process ng pagluluto, yung paggawa ng tikoy with the twist, make sure na nakahugas po kayo ng kamay. Kasi kakamuhin po yung atin yan. So kung madumi po yung kamay nyo, so parang hindi naman hindi natin masabi ba kung may nakamuhin na hawakan kayo. Kung may maganda o may virus yung kamay nyo. Kaya
bago kayo magsimula, kailangan nyo muna maghugas ng kamay. Ay mga kalodi, simulan na natin yung pagmasa. Kuha lang kayo ng yung sa tingin nyo na tamang laki nung gagawin yung what you call that? Wow, English. Tikoy. Yan. Yan, siguro mga ganyang, ano na, ganyang kalaki na. So, kailangan nyo lang siyang masahin ng konti. Kailangan nyo lagyan ng konting peelings. Parang ano lang yan, pag-ibig lang talaga. Yan. Kailangan bigyan mo siya na mag-effort ka ng pagmamahal para ma-reach mo yung ano. Yan. So, ayan, ganyan. Pagka naka, medyo namasa mo na siya, ipa-plot mo siya sa iyong palad. Yan. Ayan, gagawa ka ng ano. Plot mo lang siya, tapos lalagay mo yung palaman. Yung palaman ng ating tikoy. Yung mga ganyang kalaki lang. Ayan. So, meron tayong brown na sugar. Optional lang po. Optional lang po ito mga kalodi. Pwede kayong maglagay, pwede hindi. Kapag nagkakwento ko kayo. Hindi na ano ng tablet. At ayan mga kalodi, ito na yung ating minasa na tikoy. So, nagpapainit tayo ng tubig at pagkulo na siya, after 3 to 4 minutes, ihuhulog na natin yung ating tikoy. Pagka lumutang na ang ating tikoy, it means, yun na, yung luto na. So, hahanguin na natin siya. Set aside na uli natin siya para mailagay na natin dun sa degasticated coconut. So, parang ito pagulong-gulong lang natin para makoat siya ng ating degasticated coconut. Ayan, after natin ma-prepare na yung tikoy with the fish natin, kailangan natin magpakulo ng 2 glass of water. Kailangan natin siyang magpainit. Medium high. At yung apoy natin is nasa medium high lang. At ayan mga kalodi, ihuhulog na natin yung ating tikoy sa tubig na mainit. Ipopol natin siya sa tubig, hindi dun sa maling tao. At pagka lumutang na siya, it means luto na po siya. Nakita niyo naman na natin siya, na ilubog na natin yung ating mga tikoy. So, ihintayin na lang po natin siya na lumutang. Make sure lang po na mga kalodi na yung init ng apoy nyo is medium heat lang. Kailangan nyo po siyang bantay-bantayan. At ayan mga kalodi, habang ihintayin natin na lumutang yung ating tikoy, naglagay na tayo sa isang lalagyan ng degasticated coconut. At yan, pagka lumutang na siya, hanguin natin siya, tapos dito natin siya ilalagay. Natin siya pagugulungin. Yan. At, mga kalodi, kung hindi naman available sa inyo yung ganito, kung available naman sa inyo yung talagang anayod na nyo, yun po yung gamitin nyo. Pero kung hindi naman po available, kagaya dito sa Middle East, ito po yung aming ginagamit, yung dry, degasticated coconut. Yan. Nabibili lang sa mga ala, supermarket, sa mga tindahan dyan sa labas. Yan. At ayun mga kalodi, nakikita nyo naman, unti-unti na siyang dumulutang.
So, it means malapit na siyang maluto. At ayan mga kalodi, yan ang hanguin po natin. At ilagay natin sa decascated coconut. Yan, pagulungin lang natin siya. Okay, pag napagulong na natin siya, set aside lang po. Ayan. Okay. At ayan mga kalodi, eto na yung ating finished product ng ating Pico Pico Pico. Papalamigin lang natin siya. Pwede na natin siyang ready to serve na siya. Makikita nyo mga kalodi, nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pieces. So, good for 2 to 3 person. Ayan. Kung gagawa kayo niyan, depende po sa inyo mga kalodi kung gaano karaming glutinous rice flour yung gagamitin niyo. Yan. So ako nakagawa ko ng 11 pieces. So good for 2 to 3 person lang siya. Pwede po siya sa Pasko or kung gusto niyo pong mag-business, so pwedeng-pwede po 'to. Ayan. At ayan mga kalodi, hindi pala ako nakapagpaalam nung gumawa ko ng tikoy dun sa bahay ni Kuya Aris. So, thank you mga pala sa inyo. Maraming salamat sa nanood ng aking pagluluto ng tikoy. At kung bago ka lang mga kalodi sa aking channel, huwag mo na akong kalimutang i-subscribe. At pindutin mo na din ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod pang upload. Hanggang sa muli, bye-bye!